Hi! Welcome back po sa aking channel. Alam niyo po ba na ang kalabasa ay nakakatulong at nakakapagpagaling sa pagtatae ng mga aso? Opo, tama po ang narinig niyo. Kalabasa or pumpkin. Pareho lang po yan sila. Pero bago po kayo magmadaling kumuha ng kalabasa, importante na ma-figure out niyo muna kung seryoso o ordinaryong pagtatae lang kaya ang problema ng inyong alaga. Kasi kung mga ordinaryo o simpleng dahilan lang naman ng pagtatae, katulad halimbawa kapag masigla o malakas naman si Farbibi niyo at kumakain naman at wala namang ibang sintomas, then tumpak na maasahan niyo si kalabasa. Ngunit kung seryoso, katulad kapag matamlay, nagsusuka, ayaw kumain, so kailangan po sa ganito ang doktor sa remedy talaga. Kaya dalhin niyo talaga sa vet para ma-examine, ma-diagnose at mabigyan ng ideal ng mga gamot. By the way, gusto ko muna sabihin sa inyo na bilang isang veterinaryo, hindi po ako dito magpo-promote ng paggamit o pagbili ng mga over-the-counter na gamot, ha, o mga gamot na hindi naman nirekomenda o nireseta ng doktor. So, kung alternative or home remedy lang po talaga ang afford ninyo, then dito tayo sa natural na paraan. Okay, so bago po ako pumunta doon sa kung paano ibigay ang kalabasa sa nagtatae na aso at kung gaano kadami ang ibibigay, ipaliwanag ko po muna sa inyo, ano po ba ang meron sa kalabasa na yan? Bakit ba nakakagamot o nakakatulong siya sa pagtatae ng aso? Ang kalabasa po ay mayaman sa vitamina, mineral at higit sa lahat itong fiber na taglay ng kalabasa. Itong fiber po kasi na taglay ng kalabasa ay napakalaki ng tulong para magkaroon ng laman ang pupo. So, sa paanong paraan, Dok? Ito'y sa pamamagitan ng una, it helps absorb water. So, sinisipsip po nitong fiber mula sa kalabasa ang tubig sa intestine para paglabas ng dumi ay hindi na matubig o lusaw. Pangalawa, fiber stimulates the intestinal mucosa to absorb water. So, i-stimulate din ng fiber ang intestinal lining na tumulong din sumipsip ng tubig para hindi mapunta sa dumi. Nang sa ganun, paglabas ng pupo ay formed na po ito. Pangatlo, fiber stimulates the activity and the growth of good bacteria. Kapag madaming good bacteria sa intestine, malaking tulong po ito para ma-resolve talaga ang diarrhea. At pang-apat, fiber helps sa clean the intestine. Okay, so magsilbing walis po ito para linisin ang bituka at matanggal ang mga harmful materials na pwedeng sanhi ng pagtatae. Okay, so ang kalabasa po ay nakakagaling at nakakatulong talaga para sa mga diarrhea cases ng mga aso dahil sa mayamang taglay na fiber. At ito po ay binabanggit mismo ng mga experts. So ngayon, paano po ba ito ibinibigay? Okay, so hindi po ito ipakain ng buo o hilaw, ha. Lulutuin niyo po ito. Palalambutin at durugin. Then ilagay niyo sa isang container at kukuha lang po kayo ng kaunti, mga 1 hanggang 4 na kutsara, at siyang ihahalo niyo sa pagkain ng inyong alaga. Ideally, mag-start muna kayo sa pinakaunti. Then gradually, kung okay naman sa kanya at magustuhan naman, then next feeding time, pwede nyo na dahan-dahan labihan. By the way, merong nabibili din na canned pumpkin sa mga groceries, ano? So yes, pwede po yun, kisa magluto-luto pa. Kung meron din kayong probiotic supplement of any brand, then pwede nyo din ihalo para mas ma-enhance ang anti-diarrheal properties nitong home remedy na ito. And lastly, doon sa mga pet na medyo seryoso na klase ng pagtatay at nagreseta sa vet ng prescription food pero out of budget na si pet owner, then ito po yung alternative ninyo. Okay, so I hope nakatulong sa inyo ang home remedy na ito at salamat sa inyong oras at panonood.